Magandang araw sa inyo, mga taga Nueva Ecija. Ayan, nandito kami sa probinsya ng Nampikuan, Nueva Ecija. And border na po siya ng Tarlac. Ayan po, ang ganda po ng kanilang kapaligiran. Ayan, fresh, iba talaga kapag buhay probinsyano. Nakikita mo mga sariwang pagkain, mga gulay, sariwang hangin, sariwang ilog. Ayan, kami po ay nasa tricycle, naghahanap ng mga location na pwedeng pag-shootingan. Po, ang saya ka sa probinsya kasi naalala ko na naman ang naging buhay ko sa Quezon Province. Siyempre, nadanasan ko yung hirap at sarap doon kasi nga laking Maynila lang ako at umuwi ako sa probinsya sa Quezon namin. Doon ko na naranasan ang gutom, yung pag dahil sa gutom makakagawa ka ng isang desisyon o paraan para makakain ka. Ayan, maghahanap ako ng mga rutas sa gubatan, niyog, makapagbenta lang, tapos pwede mo kain. O kaya minsan makumuha ng dala doon sa paligid, sa mga gubat-gubat. Masayang Manila sa probinsya at sobrang mura lang ng mga bilihin. Kasi nga, ihingi mo na lang eh. Hindi sila madamot, bibigyan ka nila at kapag alam nilang wala kang makain. Gaya na ito, binigyan kami ni nanay ng mangga, ng janelle. Fresh na fresh po yun galing sa puno. Ang sarap kaya kasi hinog na yung iba. And grabe sila, pagmahal sila sa mga taga-may. Pag may bumisita sa kanila, bibigyan nila ng kung anong meron sa kanila. Tapos sa province, mararanasan mo yung mga laglag na lang. Hindi na nila kinukuha doon. Pero sa Maynila, kahit bubot na kinakain pa doon, minsan kahit yung alam mo nang pwede pang kain, dito tinatapon na. Pero depende pa rin yun sa tao. Ayan, ang saya kaya sa buhay probinsya. Nandyan kami ngayon kasi kumukuha kami ng ibang eksena para sa ginagawa naming movie. At bukod sa mapagbigay sila, mababait din ng mga taga-probinsyano. Lalo na kapag alam nila may mga bisita sila, mini-welcome nila yon at binibigyan nila ng kung anong meron na maiaalok na meron sa kanila. Ang gulo ko, diba? Yan, tiga mabigyan kami ng asin, tubig para mahugasan yung mangga, at ng kutsilyo para makain namin ang mangga. Diba? Yan, ako po ay magbabalat kasi sobrang takam na takam ako sa mangga. At gusto ko yung part na maniba lang o kaya yung hinog na hinog. Kasi iba yung hinog ng Indian mango sa kalabaw. Kasi sa Indian mango, may hinog, masarap siya mahinog sa puno mismo. Sa Indian, sa manggang kalabaw kasi ay kailangan pang pahinugin sa madre cacao o sa pampahinog na bagay. Masaya talagang tumira dito sa probinsya kasi hindi lang sa masarap o masaya ang pamumuhay, may mga pagsubok ka ding mararanasan. Yung mararanasan mong manguha ng mga pagkain o mag-harvest ng mga gulay, prutas, ng isda or what. Syempre, matututo ka sa bawat gagawin mo. May magtuturo sa'yo. Sa bawat pagkakamali mo, itatama ka. Ganun. Tignan mo, balat ako ng balat ng mangga, pero hindi ako bihasa katulad ninyong mga taga-probinsyano. Ang goal ko lang is makakain ako. Ganyan, at tignan mo, para akong ingot magbalat. O, ang kapal-kapal ng balat ko. Yan, ang sarap! Parang lumalapit. Siyempre, tapos na akong, ayun, hindi pa pala ako tapos, ayan. Ayun, natapos na pala.
Ayan, kain sila. Oo, feeling nila, no? Ang sarap. Oo. Ganda talaga ng cellphone ni Kuya Ryan. Parang pang iPhone. Ayan, sausaw namin sa asin. Ayan, pang commercial dapat eh. Tignan mo sa akin, no? Patay gutom ako eh. Ayan, si Shane na parang peacock. Ang kanyang pilik mata. Matabi ko lang dito si Shane, pero mamaya baka sapakin na ako. Oo, tignan mo, sarap lang kain ni Shane, no? Sumakot naman ng kanyan dyan. Ayan, tignan mo yung kain ko, para akong patay gutom. Siyempre, kaya ako nagagawa yan kasi masarap talaga ang galing sa puno na hinog. At saka dito sa probinsya na tinitirhan namin dito sa bahay ni Ma'am Edstar. Shoutout po pala kay Ma'am Edstar na mapagmahal sa amin sa production at sa kanilang talent na Dreamer Boys. Talents pala, ayan po. Thank you po sa inyo, sa KD Executive po, kay Ma'am kay Ma'am Dorothy, tapos si Ma'am Edstar. Basta sila po. Yan, salamat po sa inyong pag-support sa kanila at sa movie. Ayan po, at pinagkatiwalaan nyo po ang indie production. Ayan. Kain lang po sila ng kain ng mangga. At syempre, ako taga-balat, diba? Ayan, dami kong paliwanag. Ayan, si Mama, ang Akasha, aka Akasha, ang galing magbalat. Prong-prong na magbalat ng mangga. O, ilang, wala pang minuto, nabalatan niya na agad ang kanyang mangga. Ganyan kabihas sa mga taga-probinsyana kasi taga-Batangas po siya. So, yun ang daldal ko po kasi ngayon lang ulit ako nag-vlog. Yan, minsan tinatamad din ako mag-voice over kasi wala akong maisasabing maayos, pero I try my best to do something good. Yo, you know my English is not perfect like you. Yeah. But it's understandable and hope you like it. Wanna share with others, my supporters and my subscribers, to my YouTube channel, and you know, don't accept it. Yan, yan, kain si Mama. Sarap ng kain niya, ang kagat pa. Kaya, anong feeling kaya nung nabalatan niya na ang kanyang mangga nang wala pang ilang minuto? Pagkabilis-balis eh. Ayan si Shane, addict sa asin, kaya nagkakaroon na sakit sa bato. At ayan naman, tapos na ako, pero ako pa rin ang leader sa pagbalat ng mangga. At nakakuha po ako ng manggang kalabaw na hulog. Sarap ko yun ng manggang kalabaw. Ayan, medyo maniba lang na siya at may bulok, pero okay lang kasi masarap naman. Ayan, sayang, masarap sana yun, may alam nga eh. Pero okay lang, at dyan nagtatapos ang aking munting vlog. Kaya sana supportahan nyo kami. Paalam muli, bye bye.